Okay, thank you, Miss Jessa, sa iyong napakagandang tanong. Okay, 14 days, sabi nila, kapag kayong aso or yung pusa na nakakagat sa iyo ay hindi namatay within 14 days, safe ka. Actually, may katotohanan po yun. Opo, totoo yun. Pero i-qualify ko po yung sagot ko. Okay, ang rabies kasi ay virus. Hindi po yan likas sa pangangatawa ng aso or pusa. Okay, virus yan na nanggagaling sa mga rabid dogs or cats or mga warm-blooded animals na may virus na na-rabies. Okay, kailangan munang makasalamuha ng aso or pusa ang isang may rabies para siya magkaroon. So, maaaring mag-away yung aso, saka isa pang aso, ayun na, maaaring nakagat siya sa kamay, for example. Tapos, yung rabies ngayon, nandun sa laway, ay dadaloy na ngayon sa mga nerbiyos ng katawan ng aso, papunta sa brain. Pagka dumating na sa brain, yung rabies virus, tiyak, within 14 days, patay si aso or si pusa. Okay, so, yung rabies na dumating na sa brain, magta-travel naman yan sa salivary glands, and doon, nagsished na yung pusa or yung aso ng rabies, kapag dumaan na siya, papuntang salivary gland. Okay, nakita niyo yung mode of travel nung rabies virus. Okay, ngayon ikaw naman na nakagat ng aso mo or ng pusa mo, no? Nagtataka ka naman kung ikaw ba ay may rabies na. So within 14 days kung namatay yung pusa or yung aso, ay maalarma ka. Kasi ibig sabihin may posibilidad na may rabies na yon kasi namatay siya within 14 days eh. Kasi hindi naman lalabas yung rabies sa laway kung hindi mo na dumaan sa utak. Okay, so may posibilidad na yung laway na na-transfer sa iyo ay mayroon ng rabies virus. Ngayon, kung yung aso within 14 days or yung pusa within 14 days hindi namatay. So, malaki yung chance na wala namang rabies yung laway kasi wala pang dumadating na rabies sa utak. Kung sakali mang nasa on route pa or papunta pa lang sa utak yung rabies virus ay hindi pa siya dumadating sa utak, so wala pa yun sa laway. Gets mo po yung ano yung dahilan. So yun po yung ibig sabihin na wait 14 days kung hindi namatay yung aso yung pusa ay wala kayong rabies. Of course, you should still not take chances. Ang Pilipinas po ang isa sa pinakamaraming rabies cases sa tao sa buong mundo. Number 3 yata tayo, 200 to 300 Filipinos per year ang namamatay dahil sa rabies. Tao yan, ha? Okay, so if you are bitten by your cat or your dog o nakalmot kayo, pumunta na kayo sa human doctor para po kayo po ay magpa-injection ng anti-tetanus para sa infection ng wound or, and pala, and yung Erig or yung anti-rabies shot